Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Radyo Bangsamoro. Radyo Bangsamoro. Assalamu alaikum, magandang umaga, Juma Mubarak sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Radyo Bangsamoro. July 15, 2022. Julhijjah 16, 1443, araw ng Biyernes, binabati po namin kayo ng Juma Mubarak po. Napapakinggan tayo sa DXMY 90.9 Cotabato, simulcast sa DXMS Radio Bida, at napapakinggan din tayo sa Voice FM at RMN Zamboanga. Sa mga nanonood po sa aming live stream sa Bangsamoro Government page at sa Radio Bangsamoro, salamu alaikum, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Cotabato City, sa Maguindanao, sa North Cotabato, sa Special Geographic Area, sa Lanao del Sur, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, at sa Zamboanga, at kung saan man po ang naaabot ng ating programa ngayong araw. Kumusta po kayo? Medyo makulimlim ang panahon ngayon. Umiiral pa rin po sa bahagi ng Mindanao, kasama na dito sa atin sa BARMM ang Southwest Monsoon o ang Habagat. At may mga localized thunderstorms po tayo, mga karadyo Bangsamoro. Kaya minsan napapansin natin kapag dakong hapon na o gabi ay umaambun po at umuulan. Kumusta po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga karadyo Bangsamoro. Oros po natin, nasa 9:35 na po tayo ng umaga. Oras na po para sa ating balitang Bangsamoro. Mga maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMF. Ito ang balitang Bangsamoro. Thank you.
ating Bangsamoro headlines. Salamat Excellence Award for Leadership muling inilunsad ng MILG bilang pagpupugay ng BARMM government sa mga kontribusyon ni dating MILF Chairman Sheikh Salamat Hashin. Balitang Bangsamoro. $7,145 na individual pumasa sa NAPOLCOM Special Qualifying Eligibility Exams para sa MILF at MNLF members. Balitang Bangsamoro. Mga dating MILF combatants makakabenepisyo sa itatayong 1,050 units ng core shelter ng MHSD. Balitang Bangsamoro. Mga programa at proyekto para sa mga IDP sa Marawi City aprobado sa 8th Program Steering Committee ng BARMM-MRP. Balitang Bangsamoro. Mga residente ng Tawi-Tawi nakabenepisyo sa iba't ibang serbisyo handog ng MSSD. Balitang Bangsamoro. At development efforts sa Bangsamoro region, ilan lamang sa mga tinalakay sa pulong ni na DILG Secretary Abalos at MILG Minister Naguib Sinaribo. Balitang Bangsamoro. Maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Binigyan pugay ng BARMM government ang mga kontribusyon ni dating Moro Islamic Liberation Front Chairman Sheikh Salamat Hashin sa jihad ng Bangsamoro kasabay ng 90th commemoration of martyrdom ng Bangsamoro leader. Kasabay din ito ay muling inilunsad ang Salamat Excellence Award for Leadership ng Ministry of the Interior and Local Government na isinagawa sa Kampla Jamuda Pikit sa North Cotabato. Ang buong detalya sa report ni City Fairoods Abdullah. Siya si Sheikh Salamat Hashin, ang founder at dating chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Maituturing na isa sa mga may pinakamalaking impluwensya at kontribusyon sa jihad ng Bangsamoro. Naging inspirasyon sa pagsulong at pagkamit ng kapayapaan sa bahaging ito ng Mindanao hanggang sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Bilang pagbibigay pugay ng BARMM government, sana'y ambag ni Sheikh Salamat Hashin, nagtipon sa Camp Rajamuda ang mga matataas na opisyal ng BARMM sa pangunguna ni Chief Minister Ahud Ibrahim. Ang Camp Rajamuda ay isa sa mga pinakamalaking kampo ng MILF at dito rin nakahimlay si Sheikh Salamat. Kailangan ko ng harakap na buwag i-ahambag ano sa kinaprimo niyong ganyan. Pagkanaan na commemoration o martyrdom o Amir Tano, Amir Mujahidin, Sheikh Salamat Hashin. Siyaba na pantag sa kira sa hili. Kaya ng totoo na, di kaya kinawafat mo ka ngayon na na masarap sa sas kanin nawafat sa kano kabalimindag kano agang na Islam, kano Islam, kano jihad, kanin na na nasahid sa kanin na kano kinapatay. Kasabay din ito ay muling pinasinayaan ang Salamat Excellence Award for Leadership ng Ministry of the Interior and Local Government. Ang SIL ay iginagawad sa mga bukod-tanging local government units at local chief executives na may maayos na pangangasiwa at pamamalakad sa kanilang sakop na lugar at may maayos na delivery of basic services.
Malutuwa namin sa kanilang sa kanila sa kanilang bangon sa may chairman na Emoli na rin mamama i-ingilukan pa ng salangin ang ngilukan ng Emoli asuwan sa kita no na nakakatan to amin pa no ang layar ka mo. Ha? Pamikahan pa no dito ng kapitasa. Di sa mga Emoli political committees ng mga BF commanders may tungon panagawa namin sa kanusa kapatang pa nyo sa langit ng inipapagal sa kita ro ng Amerika ro ang amayarahaw. Handog ng Bangsamoro government ang iba't ibang mga serbisyo para sa mga dating MILF combatants, senior citizens, persons with disabilities, at mga may hirap na individual na naging bahagi ng pakikibaka noon ng Bangsamoro. Kasama rin sa nahandugan ng tulong ang mga widows of war, kung saan may tig 25,000 na cash assistance, ang natanggap ng bawat beneficiaryo mula sa bird program ng MILG. Pagin sukura kusal kano, lango-lango no, tamang sa kano, mapulota no, sa kinanggay no sal kami, sa tabang, sa siyaba na kaukit sa kano, mapulota no. Pero pagin sukura na kusal lango-lango no sa kano, aming galbag sa niya ba. Sa tinabangan kami no sa iklas, taman sa so niya at pingkula tanu na may simbol timugasulo nami sabab sa nagganda mami so mga kalungma nami ang minatay na sabab sa nito na panggagawan kami na so alhamdulillah sa tanu sukran alhamdulillah sa tanu sa niya tapang sa kami. Tinitiyak naman ng Bangsamoro government na ang lahat ng mga komunidad sa rehiyon, lalo na ang mga nasa dating conflict-affected areas, ay may mapag-aabutan ng sapat at maayos na serbisyo. City Fairuz Abdullah, BIO News. Iprinisinta naman ng Technical Management Service ng Office of the Chief Minister ang resulta ng ginawang field validation and assessment sa mga flagship programs ng Office of the Chief Minister. Ang detalye sa report ni Abdullah Matukan. Matapos ang isang buwang field assessment and validation sa mga flagship programs ng Office of the Chief Minister tulad ng AMBAG o Ayudang Medikal para sa Bangsamoro Government, Kapyanan o Kapayapaan sa Pamayanan at Tabang o Tulong Alay sa Bangsamurong Nangangailangan, muling nagsagawa ang Technical Management Services ng tatlong araw na workshop sa General Santos City upang ipresinta ang naging resulta ng ginanap na field assessment at validation. Layo nitong maipakita at maipaliwanag sa mga nangangasiwa ng programang AMBAG, Kapyanan at Tabang ang mga rekomendasyon na magiging daan upang mas lalo pang mapabuti ang serbisyo sa mga Bangsamoro communities. Ang mga OCM flagship program ay itinuturing na isang public investment, kaya naman inaasahan ito na mas maramdaman at makatulong para mas kumanda pa ang paumuhay ng ating mga kababayan. Bilang suporta sa isinusulong na moral governance ni Chief Minister Ahud Ibrahim, ayon kay TMS Director Wendell Jangkalan, mahalagang magkaroon ng sukatan at evaluation ang mga programang ito upang malaman kung may epekto ito sa buhay ng mga kababayan sa rehiyon. Yung assessment po ay ibinasi ng ating mga local experts doon sa relevance ng programa natin, yung efficiency, effectiveness at saka sustainability. So mayroon pong na found out ng mga findings, initial findings yung ating consultant kung gaan ano yung kailangan pa natin i-improve in terms of relevance, effectiveness, efficiency at saka sustainability ng tatlong programs. Generally na-meet naman natin in terms of relevance talagang kailangan yung programa na ini-implement natin under the Office of the Chief Minister. Kaya lang mayroon pa talagang mga areas na kailangan natin i-improve para mas lalo pa tayo maramdaman sa komunidad at lalong mas mapaigi as mapaigting yung implementation ng ating programa. Inaasahan na ang mga natukoy na rekomendasyon ay agarang ipapatupad habang ang ilang mga pagkukulang sa pangangasiwa ay bibigyan ng mga kaukulang aksyon ng mga program managers, katuwang ng TMS ang Subatra o Support to Bangsamoro Transitions ng European Union sa ginawang aktibidad. Mula dito sa General Santos City, Abdullah Matukan, BIO News.
suma sa ilalim ngayon sa technical budget hearing para sa 2023 budget ng Ministry of Finance, Budget and Management ang iba't ibang ministries, offices at agencies ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sumalang sa intensive budget hearing ang mga head of offices at mga kinatawan ng iba't ibang opisina sa BARMM, kasama na din ang mga attached offices ng Office of the Chief Minister para ipresenta ang kanilang budget proposals sa fiscal year 2023 na nakaangkla sa development agenda ng BARMM. Sa pamamagitan nito ay malalaman kung ano ang mga priority programs at projects na ipatutupad at mga programa at aktibidad na gagawin ng mga ministries at offices sa buong taon na naaayon sa pangangailangan ng mga mamamayang Bangsamoro. Sinimulan ang technical budget hearing noong June 13 at inaasahang magtatapos sa darating na July 13 o magtatapos ngayong Linggo. Sa ibang dako, mahigit 50 examinees ang pumasa sa NAPULCOM Special Qualifying Eligibility Examination. Ang Special Qualifying Eligibility Exams at ang Special Entry ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front para sa Philippine National Police. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Sa mahigit 11,000 mga MILF at MNLF na sumubok at sumailalim sa pagsusulit na isinagawa ng National Police Commission o NAPULCOM, higit 7,000 o 64.77% ang nakasungkit at matagumpay na nakapasa base sa inilabas na resulta ng Philippine Regulation Commission o PRC kahapon. Inabangan ang resulta ng NAPULCOM Special Qualifying Eligibility Examination na ginanap noong May 29, 2022. Isa sa mga nag-abang sa resulta si Abdul Hakim Sani Gandarosa mula sa Lanao del Sur na nag-top 1 sa eksaminasyon. At first po, ako rin po, di talaga ako nag-expect na makasali sa top. As in, di ko po talaga in-expect na masasali pa ako. As in, top 1 pa talaga. Pinangarap ko lang po kasi is makapasa sa exam or makasama sa lista ng mga nakapasa. Yung na-experience ko rin po, maraming naka-experience dyan kasi yung unang araw po talaga pagdating namin sa Cotabato is ang dami ng tao. So katulad ko po, in-expect ko po one day matatapos na po yung application period namin. Pero yung iba na rin po, sa masgit na rin natutulog kasi walang sa budget at saka walang mahanapan ng matutulugan. Pangarap ko maging makapasok po sa Philippine National Police. Siguro po after this, plan ko po is mag-apply para sa application po for National Police Officer para makapasok po sa National Police. Proud naman si CTI sa Amira Tanday na nag-top 2 sa NAPULCOM Special Qualifying Exam. Para sa kanya, patunay ito na kayang-kaya ng mga kababaihang makipagsabayan sa kahit anumang trabaho. Alhamdulillah talaga unexpected na nakuha ng from BWAG yung top 2 and kung sa pagdating naman sa plano ko, still nasa shocking part pa rin po ako ng pagiging isang top notcher. So parang wala pa masyadong nagsisink in na plano. Pero come what may, sabi nga nila, let's cross the bridge when we get there. Bilang isang proud member ng BWAG po, no? Pag inshallah, pag bigyan tayo ng pagkakataon, kung kahanda ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging isa tayong ganap na pulis, behind that uniform kasi mas malaking responsibilidad ang kailangan mong gampanan eh. So bilang isang member, siguro makaka-help ka sa isang community mo, sa mga kapwa mo BWAG member, sa simpleng pagpapatupad, pag-inform lang ng mga kapwa mo ng mga laws and regulations ng ating bansa, ng ating BARM government. Para sa mga kapwa ko kababaihan, ang may sasabi ko lang, hindi lang tayo basta babae lang. Hindi lang yung kalalakihan ang pwedeng magpulis, ang pwedeng pumasa ng NAPULCOM exam. Lahat tayo, equal rights. Kahit babae tayo, kaya nating maging isang ganap na pulis, kaya nating itayo yung bandera ng mga kababaihan.
Sa 11,000 examinees, 7,145 ang pumasa sa special qualifying exams. Ang NSQE examination ay isinagawa base sa mandato na nakasaad sa Section 2 ng Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Basic Law na nagbibigay oportunidad sa mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front na mapabilang sa hanay ng Philippine National Police bilang pagtanaw sa kanilang serbisyo at sakripisyo sa Bangsamoro struggle. We are very grateful that out of the 11,031 na nag-take ng exam, we have a high passing rate, no? 7,146 yung pumasa for the special qualifying exam, and tayo ay lubos na nagagalak dahil yung sakripisyo, no, ng ating pong mga aplikante ay nagbunga, no? We understand na naging meticulous yung proseso ng validation, the whole application, dahil nga we want to ensure na legitimate na MILF and MNLF members yung ating pong papalahok dun sa ating special qualifying exam. Mensahe naman ng opisyal sa mga examinees na pagbutihin ang kanilang sinimulang karera at magsilbing inspirasyon sa mga Bangsamoro, lalo na ang mga nangangarap na pumasok sa police force. Congratulations, no, sa lahat po ng mga pumasa for making it this far. Alam ho namin na naging matagal din yung preparation ninyo at mahirap din yung exam. Yun yung narinig nating feedback initially from our applicants. But alhamdulillah, nagbunga yung inyo pong pagsasakripisyo, yung hard work at yung preparation. Good luck still with the rest of the application. Dito kailangan mas paigtingin pa nila tibayan yung loob, tibayan yung i-prepare yung katawan para dun sa series of tests and series of trainings that they still have to undergo. And inshallah, we look forward to having them part of this historic process of a special entry of MILF and MNLF members to the Philippine National Police. Nakatakda namang magsagawa ng recruitment process ang Police Regional Office BARM sa mga susunod na buwan kung saan sasailalim sa physical agility test, neuro, medical, drug test at final board interview ang mga pumasa. Johan Onayan, PIO News. Sa mahigit 50 core shelters ang itatayo ng Ministry of Human Settlements and Development. Katuwang ang kapayapaan sa pamayanan o kapyanan program ng Office of the Chief Minister sa Lanao del Sur. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng nasabing housing project sa panguna ni MHSD Minister Aminuddin Bara noong July 10 sa Lanao del Sur. Ang housing units na may 3 kwarto, isang solar-powered light at water system ay pakikinabangan ng mga dating MILF combatants mula sa Camp Jerusalem South Brigade. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa BARMM government dahil kabilang sila sa makikinabang sa pabahay ng MHSD. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act o BAA of 2020. Samantala, aprobado sa 8th Program Steering Committee meeting ang mga programa ng Ministry of Social Services and Development para sa mga internally displaced person na biktima ng Marawi siege. Noong July 3 ay nagpulong ang mga kawanin ng BARMM Marawi Rehabilitation Program para talakayin ang mga inihandang proyekto ng BARMM government sa mga kababayan natin sa Marawi City. Kabilang sa mga inaprubahan ang dislodging services sa iba pang transitory shelters na hindi napabilang sa nakalipas na taon. Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program para sa mga IDP at karagdagang tulong para sa land acquisition and land development ng Bangsamoro Housing Assistance o Bahay Program ng MSSD. Mapapakinabangan din ng mga IDP doon ang ipatatayong docking at parking station sa Marawi City na masilbing daungan ng Lake Ambulance at Lake Cadaver Transport.
Naging daan din ang aktibidad para magbigay ng update ang Ministry of Human Settlements and Development para sa proyektong 200-unit resettlement housing project at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform para sa kanilang programa sa mga IDP farmers. Nagpabot naman ng iba't ibang serbisyo ang Ministry of Social Services and Development sa lalawigan ng Mapun at Turtle Island sa probinsya ng Tawi-Tawi sa pamamagitan ng flagship program nitong ABACA, Kupkop at Kalinga sa May Kapansanan. Ang buong detalye sa report ni Johan Unayan. Tinungo ng Ministry of Social Services and Development ang mga komunidad sa probinsya ng Tawi-Tawi. Higit 500 mga individual ang nakabenepisyo sa mga programa, partikular na ang mga may kapansanan, mga batang ulila at mga mag-aaral. Sa ilalim ng Kalinga sa May Kapansanan Program, nakabenepisyo ang nasa mahigit 300 individual kung saan sila ay nakatanggap ng 3,000 pesos cash assistance bilang tulong ng MSSD na masiguro na sila ay hindi napapabayaan at maprotektahan sa mga pang-aabuso. Nasa higit 100 naman ang natulungan ng programang ABACA na layong masiguro ang tuloy-tuloy na edukasyon ng mga bangsamurong mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash assistance sa kanilang mga gastusin sa paaralan. Nakatanggap ng tig sa 10,000 piso ang 20 college students, 3,000 piso para sa high school students at tigda 2,000 piso naman sa mga elementary students. Habang nasa 4,000 mga bata naman ang nakatanggap ng 4,000 piso. Kasabay nito, nagsagawa din ng COVID-19 vaccination drive ang Tawi-Tawi IPHO sa mga residenteng hindi pa nababakunahan. Ang Mapun at Turtle Island ay kabilang sa mga lugar ng Bangsamoro Region na pahirapan marating dahil ito ay nasa kanlurang bahagi ng Mindanao Peninsula na higit 200 milya ang layo sa lungsod ng Zamboanga. Kaya naman buong puwersang isinagawa ng MSSD ang paghahatid ng mga naturang serbisyo sa tulong ng local government unit, naval forces, marine battalion at marine brigade. Johan Unayan, BIO News. Matagumpay naman inilunsad ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang Bangsamoro Junior Scientist Program noong nakaraang noong Martes para sa mahigit 200 senior high school sa rehiyon. Ang BSJP ay programa ng MBHT sa pakikipagtulungan sa University of the Philippines System matapos na lumagda ang mga ito sa Memorandum of Understanding noong Hunyo. Ang programa na naglalayong makapagbigay ng oportunidad sa mga estudyante at kanilang mentors sa pamamagitan ng trainings on research, lectures, exposures, laboratory-based experiments, on-site coaching at fieldwork. Pinangunahan ni MBHT Minister Mohagher Iqbal, UP Mindanao Chancellor Professor Lairi Ani Murao, UP Mindanao Director Michael Gatela at iba pang mga kawani ang paglulunsad ng Bangsamoro Junior Scientist Program. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang interventions ng Bangsamoro government para sa mga dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front at mga byuda ng mga martir sa loob at labas ng BARMM. Namahagi ng 10,000 pesos na need-based financial assistance ang Ministry of Public Order and Safety sa 200 MILF combatant at kanilang mga byuda o mga byuda ng mga dating mandirigma na mula sa MILF 112 or 112 Base Command. Layo nito na mahandugan ng tulong ang mga MILF communities sa labas ng Bangsamoro territories. Kabilang sa mga benepisaryo ay ang mga dating mandirigma na hindi kwalipikadong mag-avail sa decommissioning program sa ilalim ng normalization component ng peace process sa pagitan ng gobyerno at MILF. Ang tulong na natanggap ay magagamit ng mga benepisaryo para makapagsimula ng negosyo at may pagpatuloy ang isang conflict-free na komunidad. Ang nasabing aktibidad ay pinondohan sa pamamagitan ng Transition Development Fund o TDIF ng opisina ni Member of Parliament Hussein Munoz.
Sa ibang dako, nakipagpulong naman si Minister of the Interior and Local Government Attorney Naguib Sinarimbo kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos para bigyan ng update hinggil sa ginagawang development efforts ng Bangsamoro Government upang mapabuti ang Bangsamoro Region. Tinalakay din sa pulong ang mga isyong kinakaharap ng regional government kabilang na ang Mandanas ruling at key strategies para ma-optimize ang performance ng local government units sa BARMM. Ayon kay Minister Sinarimbo, nagpabot ng suporta si Secretary Abalos sa regional government at sa mga adhikayang maghatid ng serbisyo para sa interes ng mamamayang Bangsamoro. Napagkasunduan din ng MILG at DILG na agad natutugunan ng mga hamon sa pagpapatupad ng policing sa special geographic area ng BARMM. At kaya ng mga balitang Bangsamorong nakalap, ngayong Linggo magbabalik pa po ang Radyo Bangsamoro makalipas ang ilang paalaala. Mga maiinit na balitang nakalap sa nakalipas na Linggo. Mga pinakabagong update sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Lolo, pwede tayong magparehistro para sa COVID-19 vaccine sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Ay naku apo, di ko na kailangan yung bakuna. Matanda na ako. Lolo, hindi naman po basihan ng edad sa pagbabakuna. Base sa pag-aaral, mas matimbang ang pangkalahatang benepisyo nito. Tsaka lo, kalabaw lang tumatanda. Abay, ganun ba yun apo? Sige nga. Magparehistro na tayo, tapos magpa-picture tayo at ipopost mo sa Facebook ko, apo. Next naman, Lolo. Isa sa mga natukoy ng mga eksperto sa buong mundo na panlaban kontra COVID-19 ang bakuna. Maaring mapigilan ng bakuna ang ating pagkakasakit o gawing hindi gaanong seryoso ang sakit. Pinag-aaralan ang mga ito at inaaprubahan ng pamahalaan. Mapalad ang Bangsamoro dahil mababa ang COVID-19 risk nito. Mainam na hindi ito mabago at patuloy nang wakasan ang banta ng pandemya. Bangsamoro, tara na at magpabakuna! Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa covid19.bangsamoro.gov.ph. Radyo Bangsamoro. At balita at kaganapan sa Bangsamoro Government na kailangan niyong malaman. Sama-sama nating pakinggan tuwing Biyernes mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga sa IFM Cotabato. Simulcast sa DXMS Radyo Bida. Pakinggan din ang replay tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 9:30 sa Voice FM Cotabato at RMN Zamboanga. Radyo Bangsamoro. Balik tayo sa ating programa sa Radyo Bangsamoro. Magandang umaga pa rin po sa ating mga kababayan na kapapakinig lang ng Radyo Bangsamoro, sa mga nanonood sa ating Bangsamoro Government page at sa Radyo Bangsamoro page. Salamu alaikum po. Kumusta kayo?
Sa oras na ito, bibigyan naman namin kayo ng update kaugnay sa COVID-19 dito o COVID-19 situation dito sa ating lugar. Base sa Bangsamoro Interagency Task Force monitoring, as of July 14, 2022, may 20 panibagong kaso ng COVID-19 na naitala. Ito po ay isa sa Lanao del Sur at isa din sa Cotabato City. Mayroon namang active cases na 6. 4 dito ang mula sa Maguindanao, isa sa Lanao del Sur at isa sa Cotabato City. Sa kabuuan, nasa 19,837 total o cases na ang COVID-19 dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan po ang datos ng Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19. Paalala pa rin natin sa ating mga kababayan na tangkilikin po ang bakuna laban sa COVID-19. Magtungo po sa inyong mga health centers, magtanong sa inyong mga barangay kung saan po ang mga vaccination hubs sa inyong mga lugar. Kanina po mga ka-Radyo Bangsamoro, napakinggan natin yung report kaugnay sa NAPLCOM o resulta ng NAPLCOM Special Qualifying Eligibility Exams. Ito po yung Special Eligibility Exams para po sa ating mga MILF at MNLF members na nais pumasok sa Philippine National Police. So ito ang kanilang special entry. So bago ka makapasok sa PNP, kailangan mong kumuha ng NAPLCOM exam. Pero dito nga sa NAPLCOM Eligibility Exam ay waived na po yung height at yung educational attainment sa ilang mga requirements na para po makakuha ng NAPLCOM Special Eligibility Special Qualifying Eligibility Exams. At sa datos po na mula sa 11,000 examinees ay nasa 7,145. Nabanggit kanina ni CABSEC nasa 7,146, pero paglilinaw po 7,145 ang pumasa sa NAPLCOM Special Eligibility o Special Qualifying Eligibility Exams. At sa mga oras po na ito sa ating usapang Bangsamoro, mapapakinggan natin ang kabuang interview ng Bangsamoro Information Office kay Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pendaton na umuupo rin o itinalagaring spokesperson ng Intergovernmental Relations Body ng BARMM kaugnay po sa pagsasagawa ng NSQED. So ito po ang kabuang panayam kay CABSEC Muhammad Asnin Pendaton. Sir, assalamualaikum balik, kakalabas ng mga result ng ating NSQE examination kahapon. Bali, ano po yung masasabi natin, sir, na marami pong pumasa? Alhamdulillah, we are very grateful that out of the 11,031 na nag-take ng exam, we have a high passing rate, no? 7,146 yung pumasa for the special qualifying exam, and tayo ay lubos na nagagalak dahil yung sakripisyo, no, ng ating pong mga aplikante ay nagbunga, no. We understand na naging meticulous yung proseso ng validation, the whole application, dahil nga we want to ensure na legitimate na MILF and MNLF members yung ating pong papalahok dun sa ating special qualifying exam. So generally, we're very grateful na marami po yung pumasa, at this is beyond the quota na available na nasa 5,000 plus, no. For the hindi naman pinalad, this is not the end of the road for your dream, no, to serve the Bangsamoro as part of the police force or part of the security sector. Pretty sure we are still have many opportunities in the coming years, inshallah. Okay, sir, bali doon po sa mga kung successfully pass the examination, ano po yung susunod? Ano yung mga process na pagdadaanan pa nila? Huli ko lang yung... Okay, so yung pagpasa dun sa special qualifying exam is just one, but it's a major step towards joining, no, yung pong ating Philippine National Police. After po nitong special qualifying exam,
they have to undergo yung training naman, no? Yung test sa Philippine National Police. This would include yung mga agility test, no? Kasama na rin dyan yung pag-ensure na pasok tayo doon sa prescribed na BMI based na rin sa structure, sa height and weight ng ating po mga aplikante. And then it will go on rigorous training sa Philippine National Police. This would include also yung mga neuro exam at iba pa. So yung NSQE, it's a first major step towards the whole process of joining the Philippine National Police. So ang mainam sa ngayon, especially those who've seen their list, no, very fortunate to be and blessed to be part of the applicants na pumasa, they have to, as early as now, prepare, no, for the agility test. Dahil this time around, it's really up to them and it's really up to their skills and agility to ace the succeeding parts of the PNP application process. So, in other words, sir, it's not an assurance na pumasa ka ng itong NSQE, automatically magiging kabilang ka sa hanay ng PNP. No, it's not an assurance, although it's a big achievement in itself, but just like what we have said in the previous interviews, yung NSQE ay parte lamang nung mahabang proseso nung pagpasok sa Philippine National Police. Bali, sir, may mga nagsasabi na kailangan daw maghanda ng malaking pera para makapasok sa PNP. Ano po yung masasabi natin tungkol doon? Ito po, walang katotohanan. In fact, we've stressed very hard even before na yung buong proseso, no, ng pagpasok kahit nung application pa lang sa NSQE, wala ho talagang other expenses na kailangan i-prepare or mga under the table, so to speak, na mga fees, no? Kung ano lang talaga yung required by law na kailangan bayaran, like yung test fee at yung iba pang mga kailangan documents na i-prepare. Gayun pa rin, no? Ganun pa rin pag as they continue the process of getting admitted to the Philippine National Police, rest assured na yan po ay walang additional or extraordinary na mga pabayaran o kailangan i-prepare yung ating mga aplikante at yung kanilang pamilya na rin. Okay. Bali, sir, kanina nagbigay ka na rin ng message para sa mga hindi pumasa. How about naman dito sa ating mga pumasa? Ano yung message na pwede natin maibigay sa kanila? Unang-una sa lahat, congratulations, no, sa lahat po ng mga pumasa for making it this far. Alam ho namin na naging matagal din yung preparation ninyo at mahirap din yung exam, yun yung narinig nating feedback initially from our applicants. But alhamdulillah, nagbunga yung inyo pong pagsasakripisyo, yung hard work at yung preparation. But then again, gaya po nung nabanggit natin, this is just part of the whole process. At tayo po sa Bangsamoro government, and especially with the leadership of Chief Minister Ahod Alhaj Marab Ibrahim, you can assure that we will continue to provide assistance para mas maging maayos, ika nga, yung experience nyo in getting admitted dun po sa hanin ng ating Philippine National Police. And this is just a testament still of our continuing effort na isakatuparan yung lahat po ng mga nakalagay sa Bangsamoro Organic Law. Ito po ay isang malaking simbolo na yung pong partnership between the national government and the regional government, the Bangsamoro government, ay nagpapatuloy at magpapatuloy para ma-ensure natin na continuing yung natatamasa nating peace and development here in the Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao, and even the nearby municipalities, no, at for the whole country for that matter. So, good luck still with the rest of the application. Dito kailangan mas paigtingin pa nila tibayan yung loob, tibayan yung i-prepare yung katawan para dun sa series of tests and series of trainings that they still have to undergo. And inshallah, we look forward to having them part of this historic process of a special entry of MILF and MNLF members to the Philippine National Police. Okay. Bali, sir, meron ba tayong target month or date kung kailan ba ang recruitment ng ProBar? We will wait for the specific announcement as to the schedule, no, from the ProBar. But
if we can recall the timeline, siguro within target pa rin naman yung sinabi natin after ng exam, roughly around 1 month, marirelease na yung results, no? It took siguro a few days extra because sa dami na rin ng mga applications and the tests that we have to, well, the NAPOLCOM have to facilitate. Yung specific dates for the succeeding parts of the training, yan ay carefully informed naman yung ating mga aplikante, and the ad hoc office will continue to provide necessary information. At yung ProBar, they will also get in touch, no, sa ating pong mga qualified applicants na mag-undergo ng ating pong training, succeeding parts of the application. Pala, sir, curious lang ako doon sa Pacific, di ba, special qualifying examination ito para sa Bangsamoro region. Itong mga pastors natin ba, are they allowed to apply in other regions, say, for example, in 12? It has to be within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We have to understand that the slots, no, is also specially allocated for the Bangsamoro Autonomous Region. So yung qualifying exam naman natin ay ginawa natin for that special quota. So naturalmente doon lang din ho yun magagamit. Unless we don't know, but in the future call na rin po ng NAPOLCOM at ng PNP or the national government if they will have another special qualifying exam somewhere else na pwedeng gamitin yung nagamit or na-commit or na-achieve ng ating po mga applicant. But as of now, we can stick to what is given for the BARM, and that is the 5,000 plus 30 na quota and the 7,146 na pumasa out of the 11,031 na nag-take ng exam. Well, sir, accordingly, nasa 5,000 lang daw yung quota, pero yung pumasa is nasa 7,000 plus. Well, ano po yung mangyayari doon sa remaining 2,000 plus? Yung remaining na quote-unquote excess, no, or yung beyond the quota na pumasa, the ad hoc will look into this with consultation, of course, doon sa mga respective na leadership ng both fronts, ng MILF at saka ng MNLF, as to the prioritization, kung sino muna yung ipapasabak doon sa 5,000 out of the 7,000 na pwede, no, or capable or pwedeng mag-undergo ng continuing application. But we don't know yet kung ano yung magiging specific criteria. It could be the passing rate, kung sino yung mas mataas, yun muna yung paunahin. But nonetheless, whatever the final directive that will be executed by the ad hoc office and our partner organizations, it will be carefully consulted with our respective leaders from the MILF and the MNLF. But sir, last question, are they allowed ba na mag-apply, say, for example, since overloaded sa PNP? Pwede ba silang mag-apply sa fire, for example, ganyan? No similar special entry yet for the Bureau of Fire or BJMP or even other offices, no. So sa ngayon, nakatutok lang tayo at naka-focus doon sa Philippine National Police. Sir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakalabas lang ng result. Ayan po ang panayam kay Cabinet Secretary Muhammad Asnin Pendaton kaugnay nga po sa special entry ng mga pumasa, special entry ng MILF at MNLF para sa Philippine National Police. At dun nga sa bilang na 11,000 examinees noong May ay nasa 7,145. Tama, ang pumasa doon sa exams. Kaya congratulations sa mga pumasa, at sinabi nga din ni Cabinet Secretary Pendato na may mga proseso pang pagdadaanan yung ating mga NAPOLCOM passers, no. Hindi lang automatic pasok ka na sa PNP dahil dadaan pa sila sa iba't ibang mga examinations din. Tulad ng nabanggit kanina sa isang report, ay dadaan pa sila sa neuro exam, may mga gagawin pang
training bago makapasok din talaga sa Philippine National Police. Kaya sa ating mga kababayan o na pumasa doon sa examinasyon, sigurado naman ay naghahanda na rin kayo para sa mga gagawing proseso at ia-anunsyo naman yan sa mga darating na araw ng Philippine National Police ng PRO BARMM yung mga processes na inyong pagdadaanan. Congratulations sa mga kababayan natin na pumasa. Hindi lamang yan dito sa BARMM area dahil meron ding mga pumasa na nasa malalayong lugar pa. Tulad ng sa Davao del Sur, may mga ganung mga MILF at MNLF members tayo na nag-take nung exams noong May na sila rin ay pumasa. Meron din sa island provinces at dito sa bahagi ng South Cotabato. Kaya sa inyo lahat, mabruk po and good luck sa mga sa pagdadaan na ninyong training para maging ganap na isang miyembro ng Philippine National Police at magkaroon ng ambag makatulong sa pangangalaga dito sa peace and order ng ating rehiyon. Ayan po. Oras po natin mga Karadyo Bangsamoro, 10:21 na po ng umaga. Nung lately po, kamakailan, na interview po namin sa Bangsamoro Information Office ang OIC Director ng Philippine Statistics Authority ng BARMM Engineer Tuka ano, at nabanggit nga niya na ang BARMM ang may pinakamababang inflation rate noong buwan ng Hunyo. Kabuuan po ng report na yan kaugnay sa inflation rate ng BARMM, abangan po sa susunod na linggo para malaman natin kung ano bang ibig ipakahulugan ng inflation at yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin dito sa atin sa rehiyon at ano bang ginagawa ng gobyerno para matulungan o matugunan yung pagtaas po ng presyo ng bilihin dito po sa BARMM. Abangan ng kabuang storya kaugnay po sa inflation rate ng BARMM sa susunod na linggo. 10:23 na po ng umaga. Mga Karadyo Bangsamoro, malapit na pong matapos ang isang oras na balitaan. Sa mga gusto pong pakinggan ng kabuang episode po na ito ng Radyo Bangsamoro, pakinggan lamang po at manatiling updated sa mga kaganapan sa BARMM government. I-like at i-follow po at i-share ang ating mga official social media page. Ang replay po nito ay mapapakinggan din sa Voice FM bukas, araw ng Sabado. Yan po ay alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At sa RMN Zamboanga naman po alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Abangan din po tuwing alas 7 ng gabi ang Pasada alas 7. Diyan po yan sa Bangsamoro Government page at sa YouTube po, mga Karadyo Bangsamoro. Weekend naman po, mag-ingat tayong lahat sa ngalan po ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Ako po si Lori May Andong. Kasama ko po si Zainuddin Victor at Abdul Razak Mentang. Ito ang Radyo Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang oras ng mahalagang talakayan hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, BARMM. Radyo Bangsamoro.